Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanghol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang araw po sa inyong lahat. Muli nandito naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal kong kapatid dito sa ating programa, binabati ko muna Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy na sumusubaybay sa ating programa dito sa Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador, maging ang mga kapatid natin dyan sa abroad. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din sa ating mga sponsor na patuloy na sumusuporta dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Pinasasalamatan natin ang Manginasal, Andox, maging ang Magic Sarap. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, sa ating pagpapatuloy, sa umagang ito, pag-uusapan natin ng isang congressman na kung saan nilalagay na naman tayo sa kanyang bulsa. Marahil ay alam nyo na kung sino yun. Isang kalbo at malaking mata na kung saan isang politiko na hindi lamang mandurugas, hindi lamang mandaraya, mamamatay tao pa. At higit sa lahat, isang taong diktador sa kanyang nasasakupan na lalawigan na walang iba kundi si Arnie Tebes. Napapanood natin, lalong-lalo na sa programa ni Rafi Tulpo, na itong si Kalbo humihingi ng tulong dahil nga daw siya ay pinapapatay ng hindi niya kilala. Yun daw yung nakarating sa kanya ng impormasyon. Ha? Alam niyo mga kapatid, napakahirap paniwalaan na itong si Arnie Tebes natatakot mamatay. Halos ibakod na nga lang niya lahat ng kanyang mga aso, tuta, panging kanyang mga alagad na demonyo din na katulad niya sa kanyang pamamahay. Ha? Sabi niya, meron daw nakarating sa kanya na isang impormasyon na kung saan ipapatumba siya sa mga kapatid natin na Rangers. Ha? Alam niyo mga kababayan, talagang ito si Rap, Kalbo lumapit pa sa programa ni Rafi Tulpo para lang paniwalaan na siya ay agrabyado. Kung sa bagay, hindi natin masisisi kung bakit nakarating kay Rafi Tulpo yung kanyang video. Eh sabi nga niya nung nakaraan, 'di ba, nung nag-uusap sila, nung nagkaroon sila ng iringan nito ng ating kapatid na si Ben Tulpo, na kaibigan niya si Rafi Tulpo. Pero ganun pa man mga minamahal kong kapatid, kahit pa kaibigan mo si Rafi Tulpo, eh kung mailalagay mo sa bulsa mo si Rafi Tulpo, pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, Arnie Tebes, ang mga tao dyan sa buong lalawigan ng Negros Oriental, kahit sa pinakamaliit mong bulsa o pinakamaluog mong bulsa, hindi mo na mailalagay ang mga tao dahil alam na nila ang kaliskis mo. Alam na nila kung ano ka. Natatakot ka? Ha? Alam nyo mga kapatid, maraming hindi naniniwala. Bakit? Ilan lamang na mga armas ni Arnie Tebes ang nakumpiska ng ating mga ng ating gobyerno. Ha? Pero sa mga hindi nakakaalam, yan si Arnie Tebes, napakarami pang armas niyan na hindi pa nakukuha ng ating gobyerno. Ang tanong, saan ba nakalagay yung armas na yan? Huwag niyong kalimutan mga minamahal kong kapatid, na si Arnie Tebes ang unang-unang supporter ng mga NPA dyan sa buong lalawigan ng Negros Oriental. Natural, saan pa ba niya pwedeng ilagay yung kanyang mga armas?
eh hindi naman basta-basta pwedeng i-raid ng mga sundalo o kapulisan yung kampo o area ng mga NPA. Sinong niloloko mo, Arnie Tevez? Ha? Alam nyo, mga kapatid, humingi pa ng tulong itong Tolonges at walang niya at hayop na demonyo na itong Arnie Tevez na ito sa NBI, maging sa kapulisan. At humihingi siya ng tulong kay Bongbong Marcos na halos siraan niya si Bongbong Marcos sa kanyang lalawigan para lang lumusot sa buong lalawigan itong kanyang inindorso na hindi naman nanalo na si Manny Pacquiao. O, nakita niyo kung gaano katulonges. Alam mo, Arnie Tevez, makinig ka. Hindi mo mapapaniwala ang mga tao na ikaw ay walang armas. Ha? Pinalalabas mo sa harap ng media na kaawa-awa ka. Arnie Tevez, tandaan mo, drug lord ka. Ha? Leader ka ng lahat ng pasugalan. Leader ka ng mga taong tagatumba mo. Doon sa mga politikong kumakalaban sa'yo. Ha? Gusto mong isipin ng gobyerno na wala ka ng armas? Gusto mong isipin ng gobyerno na ikaw ay walang kakayanan para ipagtanggol lang yung sarili laban sa mga taong gustong pumatay sa'yo? Tevez, ilan na ba ang taong pinatay mo at pinapatay mo? Ha? Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Tevez, kung mangyari man na kung sakaling totoo man na ikaw ay pinapapatay, alam mo kung ilang libong tao ang masisiyahan? Siguro 80% ng mga taong inapi mo dyan sa Negros Oriental ang magdiriwang o magsasaya. Baka nga yung mga tao dyan na inapi mo noon, kahit walang wala, baka magpalit yun pa nang wala sa oras pag nalaman nilang si Arnie Tevez ay binabaon na sa hukay. Ha? O yung mga Tevez ay binabaon na o nilalagay na sa nicho. Alam mo, Arnie Tevez, isa ako sa matutuwa. Kung nandito ka lang ngayon sa harapan ko, Arnie Tevez, ha? Ako na mismo ang babaril sa ulo mo. Ha? Kung nandito ka lang sa tabi ko o harap ko, ha? Alang-alang sa taong bayan, totodasin na kita. Ha? Kasi wala kang kwentang tao. Ha? Wala kang karapatan na mabuhay dito sa mundo sa dami ng taong pinatay mo, sa dami ng taong inapi mo. Ha? Kung mangyari man yon, Arnie Tevez, isa ako sa magsasaya para mapagbayaran mo maging ang mga utang mo sa akin, ang kasalanan mo sa akin. Kahit mamatay ka pa, Arnie Tevez, sa oras na ito, kulang pang pambayad yon sa laki ng kahihiyan binigay mo sa akin. Ha? Galit na galit ka ba ngayon, Arnie Tevez? Dahil hindi mo na alam kung saan pupuntahan yung aking mga kabag-anak o aking pamilya para matakot muli ako. Para hindi uli ako makagalaw, hindi ako makapagsalita ng laban sa'yo. Ha? Ito na yung panahon, Arnie Tevez, na magsisimula na si Epifanio Labrador, ha? Para singilin ka. Ha? Tandaan mo to, Arnie Tevez. Magdiriwang ang lahat ng mga tao, 80% dyan sa Negros Oriental, kung totoo man na may papatay sa'yo at mapapatay ka. Isama na natin yung anak mo, si Kurt. Ha? Na halos matanggal na yung mata. Ha? Tandaan mo to, Arnie Tevez. Walang naniniwala sa'yo dyan sa Negros Oriental. Ha? Magbabayad ka. Magbabayad ka. At tandaan mo to, isa sa mga araw na ito. Ha? Isa sa mga araw na ito, pagbabayaran mo lahat ng utang mo. Ngayon, galit ka ngayon kay Abalos.
dahil sabi mo pinipersonal ka ni Avalos. Tandaan mo to, Arnie Tevez. Hindi pa man naglilingkod si Avalos, matagal ka nang mainit sa mga tao. Matagal ka nang talagang kumukulo yung mga tao sa pagmumukha mo. Ha? Galit na galit ka kay Avalos. Pinipersonal ka. Hindi. Siguro lang nakarating talaga sa presidente ang lahat ng kawalangyaan mo. Ha? Siguro nakarating sa presidente ang lahat ng kawalangyaan mo. Narinig ng presidenteng Bongbong Marcos yung lahat ng kawalangyaan mo dyan sa Negros Oriental. Kaya siguro, inuunti-unti ka na ngayon para ipakilala sa'yo na walang diktador na nagtatagal dito sa mundo na katulad mo. Ha? Walang diktador na magtatagal dito sa lupa na katulad mo. Alam mo ba yung mga pinatay mo? Siguro hanggang ngayon nananalangin pa rin sila na sana gumawa ng paraan ng Diyos para papanagutin ka sa lahat ng ginawa mong krimen sa kanila. Marami kang inalisan ng karapatan. Marami kang inalisan ng buhay. Marami kang niloko. Marami kang dinaya. Marami kang sinamsam o ninakaw sa mga kababayan mo dyan sa Negros Oriental. Ha? Tandaan mo to, Arnie Tevez. Magbabayad ka maging sa akin. Nung panahon na yon, na halos wala akong nagawa dahil naho-hostage mo ang aking pamilya, ang aking mga kamag-anak. Gustuhin ko mang ipagpatuloy na ipaglaban si Ruel Ragay Digamo. Pero hindi ko magawa dahil nasa iyong kapangyarihan o nasa iyong mga kamay ang buhay ng aking mga kamag-anak o pamilya. Ngayon, hindi mo nahawak. Salamat na lang sa mga taong tumulong sa akin. At sisiguraduhin ko sa iyo, Arnie Tevez, gagawin kitang almusal, tanghalian at hapunan dito sa aking programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Ha? Tandaan mo to, Arnie Tevez. Sisingilin kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. At hindi ko tutulugan hanggat hindi ko nakikita na ikaw, ha, ay umiiyak, nagdurusa kasama ng pamilya mo. Tandaan mo to, Arnie Tevez. Nawalan ako ng tunay na kaibigan katulad ni Ruel Ragay Digamo. Maging kanyang mga supporter, halos isuka ako noong mga panahon na yon. Dahil wala nga akong magawa at bumaliktad ako ng ganun-ganun na lang. Tandaan mo to. Dahil sa iyo, halos magmukha akong walang kakwenta-kwentang tao. Dahil pinapagalaw mo ko ayon sa gusto mo. Dahil naho-hostage mo yung aking mga kamag-anak. Naho-hostage ng mga tao mo yung aking pamilya. Tandaan mo, Arnie Tevez, mula sa araw na to, ipapanalangin ko na sana isang araw maligo ka ng bala. Yung buo mong katawan, pati kaluluwa mo kung matatablan man ng bala, sana mangyari yan sa'yo. Nang maramdaman mo yung pakiramdam ng mga taong tinanggalan mo ng pamilya. Kaya mga kaibigan, pasintabi po lalong-lalo na dun sa mga anak ninyo. Huwag nyo pong papanood itong ating video. Nilalabas ko lang po ang aking sama ng loob dito kay Arnie Tevez. Ganun pa man sa'yo, Ruel Ragay Digamo. Kahit itakwil mo ko at hindi mo na ako pansin, okay lang sa akin yan. Dahil naiintindihan kita, lalong-lalo na ang mga kapatid natin dyan sa Negros Oriental. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, nandito pa rin ako. Kahit kailan, hindi magbabago. Alam mo kung paano kita inidolo, Ruel Ragay Digamo. Hanggang sa susunod na eleksyon at ilang eleksyon pa, kahit piso, hindi ako manghihingi sa iyo. Kung meron man akong hiningi sa iyo noon,
pinasasalamatan ko yun. Pero kung maaalala mo ko at isipin mo pa rin ako na isang kaibigan na nakipaglaban para sa iyo, tatanawin ko na malaking utang na loob yun. Pero kung patuloy ka na susuporta dito sa ating programa, salamat pa rin. Pero kung hindi, okay lang. Tulad ng sinabi ko, ang kailangan ko lang na makita ng mga kababayan natin na si Epifanio Labrador kailanman ay hindi nagbago sa pakikipaglaban para sa kanyang mga kababayan na inaapi, lalo na sa mga katulad ni Arnie Tevez na isang politikong kurap, politikong mamamatay tao at mapangapi sa kanyang mga kababayan. Tandaan mo to, Rowel Ragay Digamo. Nasa likuran mo pa rin si Epifanio Labrador. Kaya mga kababayan sa buong Negros Oriental, patawarin niyo po ko doon sa mga narinig niyo noon. Sana po naintindihan niyo ang sitwasyon ko noong mga panahon na yon. Masakit man para sa akin na sabihin gawin, pero kailangan kong gawin. Dahil lang, meron tayong mga pamilya, meron tayong kamag-anak, meron tayong mga anak na kinakailangan natin iligtas laban sa mga demonyo at hayop na katulad ng mga tauhan ni Arnie Tevez at ng kanilang Panginoon na si Arnie Tevez. Kaya bago po tayo magtapos dito sa ating programa, muli po sinasabi ko sa inyo, bukas po ang ating programa upang kayo paglingkuran. Bukas po ang ating programa upang paglingkuran ang ating mga kababayan na hindi kayang isigaw ang kanilang saloobin. Dito po, maisisigaw natin at masisiwalat natin ang lahat ng kabulukan ng mga politikong korap sa programang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. Muli po sinasabi niyong lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.